Hello, isang magandang araw sa atin lahat. Today, I am going to show you kung paano ba tayo gagawa ng mga thumbnails na ganere. No, guys, nakikita nyo yan, mga ganyan, no? Oo, nakikita nyo na, no? Natutunan lang din natin to sa isang YouTuber, which is hindi ko na maalala yung pangalan niya. Gayun pa man ay nakakatulong ito para mas tumaas yung engagement ng ating mga videos sa YT. So, hindi natin pagtatagalin to. Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin parating. So, let's go! So yun na nga mga tolls, para gumawa tayo ng para makagawa tayo ng mga ganiring thumbnail, no? At yan, umpisa natin yun sa paggamit ng Adobe Photoshop. So run ko lang yung Photoshop ko. Ang gamit ko ay Adobe Photoshop 2021. So huwag kayong mag-alala kung ang gamit nyo ay mas lumang version or mas paganda, mas bago nga. Pero kung luma yung gamit nyo, ay huwag kayong mag-alala dahil applicable pa rin to sa mga older version ng Adobe Photoshop. So, pag nandito na tayo, naranan natin yung Adobe Photoshop. Pindutin lang natin sa ating mga keyboard. Press Ctrl plus N. O kaya pindutin nyo lang yung Create New, no? Then, nandito na tayo, piliin nyo yung size. Dahil ang size ng YouTube thumbnail ay 1280x720. Hanapin nyo lang yung 1280x720. Ito guys. So kung hindi nyo man makita yan sa mga template na nakalagay dyan, ay lagay nyo lang sa width ay 1280 and height 720. In resolution, iwanan nyo na lang yan ng 72. Okay na yan. Create na natin. Alright, dahil meron na tayo na-create na workplace ba tawag dyan. So yan, ang unahin natin ay yung background syempre. So pagpunta natin sa Google, no, mag-search tayo ng psychedelic. Alam nyo ba yung mga psychedelic na picture? Pag tinignan mo siyang mabuti, no, para siyang gumagalaw, no, para siyang nakakahilo na ewan. So kung mapapansin nyo, kung ganyan yung background ng inyong mga thumbnail, ay mas kapansin-pansin, kapindot-pindot. Ayon dun sa napanood natin na isang YouTuber. Ayan, hindi ko na maalala ang pangalan. Yun, si PewDiePie pala, na PewDiePie. So, makita nyo, dami niyang ano, subscriber, no? Million-million. So, stretch nyo lang, guys. So, pagka ulitin natin. Balik tayo dito sa Google. Sa Adobe Photoshop 2021 kasi pwede na mag-copy paste, no? Nire-right click ko lang siya, copy image and control V or voltage 5 sa Adobe and nalalagay na siya. Pero sa inyo kung mas lumang version, syempre kailangan niyo i-save at i-drag or i-open pa yung image para malagay niyo lang dito. So, naniniwala ko alam niyo na 'yan. So, pag nalagay niyo na siya, guys, ay pindutin niyo lang yung control T. And drag nyo lang ng ganyan. Abang dinadrag nyo, pindutin nyo yung shift para mas makontrol nyo yung pagsasize. Alright, nakita nyo na. Ay meron na tayo nyan, no. Siyempre, magandang gawin ninyo kung may picture kayo, may ano kayo. Kung gusto nyo, ilagay nyo yung mukha nyo. Pwede nyo gawin, no, para may pagkakakilanlan yung mga videos ninyo. Sa akin, gagamitin ko yung DP sa Facebook, no. So, copy image ko lang sa ulit. Sa inyo kung kailangan nyo i-save, save nyo. Control V ulit. Control V. Re-resize ko lang ulit. Shift. Para sakto sa screen. Then, sa mga lumang version ng Photoshop, pwede nyo gawin. Gamitin tong pen tool. Pen tool. So, ito yung gagawin nyo sa pen tool, no? Mamadaliin na lang natin, no, para sa tutorial lang na to, no. Basta isakto nyo ganyan. Ako hindi ko na sinakto ngayon. Dahil gusto ko lang ipakita sa inyo yung sa lumang version. Pagdugsungin nyo lang ng ganyan, then right click nyo, make selection. Okay natin yan. Okay, then may selection na tayo. And right click nyo ulit. Pumunta kayo dito sa rectangular marquee tool.
Then sa kanyo, i-right click, then select inverse. Okay, nakita nyo na ba? Select inverse. Then pindutin nyo yung delete sa inyong mga keyboard. Then deselect. So, balik na tayo sa dito sa version ng Adobe. So, sa Adobe, hindi na natin kailangan ng ganyan, guys. Adobe 2021, hindi na natin kailangan gumawa ng ganyan. Ang kailangan lang natin ay wait lang, remove muna natin to selection, yung pen. Okay, dito sa Adobe 2021, no? Adobe Photoshop 2021, mas madali lang maggawa ng ganun. Pindutin nyo lang to sa Adobe 2021, yung Object Selection Tool. Then sa taas is, hanapin yung Select Subject. Pindutin nyo lang, maglo-load siya ng sandali. Then makita nyo, automatic na siya naka-click. Then same thing pa rin ang gagawin nyo. Right click nyo, then select inverse. Okay, dahil naka-inverse na, pwede nyo na siyang pindutin sa keyboard yung delete. Okay na yan. Hindi na natin masyado populiduin ngayon. For the sake of this tutorial, deselect na natin, deselect. Okay, then control natin. And size nyo lang siya na sakto sa ating image. Naka-shift pa rin tayo, guys, no? Pag nagana tayo para mas kontrolado. Nasa inyo yun kung anong gagawin nyo sa picture ninyo. Kung anong gusto nyo ilagay, pwede nyo ilagay yung picture ng mga artist o anuman. Kung anong gusto nyo sa thumbnail ninyo. Then, i-akma lang natin yung ano. I-akma natin yung kulay ng background. Dahil yung background ay medyo ibang kulay. Double click nyo lang dito, guys, sa layer na to. Kung nasaan yung background image natin. Then, punta kayo dito sa color overlay. Okay, tapos normal muna natin sa blend mode. Pili kayo ng kulay na gusto nyo. Sa akin, gagawin ko medyo dark na lang. Medyo dark. Then opacity medyo 71 natin. Tapos sa blend mode, pili lang tayo ng mas makakatulong sa kanya na ma-enhance yung background natin. Okay, wait lang. Ano natin? Agang pinaka-papansin na background na hindi masakit sa mata, yun yung piliin nyo. Para clickable or pataas yung rate na pindutin ng mga viewers. Ayan, no? Okay na siguro to, no? You, tas ganyan. Gayahin nyo lang kung ano man trip nyo, ano yun na lang. Timpla-timplayin nyo na lang. Then, habang nandito tayo, habang ganyan yung kalagayan niya, ay gawin nyo naman yung image na nilagay nyo. Double click nyo ulit. At yung picture na nilagay nyo, double click nyo, then hanapin nyo yung stroke. Stroke, no, ayan. Hindi ganun kaganda yung stroke natin. So, medyo liit-liitan natin konti. At hindi outside. Ah, hindi. Ako lang. Outside. Diin natin yung kulay black din. Medyo dark pala. Hindi lang ganun kaganda yung ano sa bandang buhok. Wait lang, timplay natin konti. Palitan natin kulay, baka may mas tumunga. Okay na sa akin to, guys. Nakita nyo, naka-multiply ako ngayon. Then opacity 100%, 7 yung size. Dahil hindi ko mapaganda yun dito sa bandang taas, medyo marami pa tayong tatrabahuin doon pagka ganun. Nagbubura-bura pa kasi tayo dito.
Pwede nyong gawin yan guys, no? Pag may mga lagpas-lagpas, gamitin nyo yung eraser. Hanapin nyo lang itong eraser tool. Then, buta kayo dito. Delete nyo yung mga lagpas-lagpas. Kung sa tingin nyo, dapat i-delete. So, sa akin, ayos naman kasi yung ganyan. Pang ano lang to, pang outer line. Okay, so ganyan na lang. Then, dagdag kayo ng layer dito. Layer. Tapos pangalanan nyo lang ng BG. Kahit may background na tayo nauna. Then, drag natin sa ilalim. Tapos, punta tayo dito. Banda. Palitan nyo yung kulay nito. Gawin yung black. Depending nga sa ginagawa yung tip lang. Kasi gusto ko mag-dark ng konti itong likod. Yung background natin. So, pindutin nyo tong paint packet. Pindutin natin yan. So nakita nyo nag-block siya. Ibig sabihin, block yung ilalim nyan. So, balik tayo dito sa layer 1, which is yung background natin na psychedelic. Then yung opacity, baba natin. Baba natin konti. O, diba? Ito nyo yung nangyari. Pag wala yung block nyan, puti yan. No? So, yun yung ginawa natin. Okay na yan. Then, yung kasunod na gagawin natin, na wait lang, ayusin ko lang yung size ng picture natin. Control T ulit. So, yung paglagay, yung kasunod na gagawin natin, ay maglalagay tayo ng text. Siyempre, hindi pwede yung thumbnail ninyo ay walang text. So, pindutin nyo lang tong text, no? Horizontal type tool. O kung ano man sa version ng inyong Photoshop o anong tawag yan. Ay, basta maglagay kayo text. Then, pindutin nyo to. Then, type nyo yung title or kung ano man gusto yung ilagay sa thumbnail ninyo. Sa akin, ito lalagay ko. So, nakita nyo medyo lagpas sila, lagpas. Pindutin nyo lang to sa taas. Itong toggle. Ito character and paragraph. Funnels. Ay, lalabas yan dito. Ito guys, yung naghihiwalay sa taas at paba. So, medyo taas-taasan natin yung paghihiwalay nila. Paghihiwalay natin silang konti. Dahil hindi natin mabasa. Yan, okay na yan siguro. So, check na natin. So, guys, kung makikita nyo yung ginamit kong font ay Badaboom BB. Badaboom BB. So, ibibigay ko na lang sa link dyan sa description yung font natin na ginamit. Then, itong text, control T nyo lang. Siguro din yung naka-highlight yung layer dito. And, kahit huwag nyo na pindutin ngayon yung shift para hindi maiba yung size. Hindi ma-distort. Huwag nyo na pindutin yung shift pagka control T nyo. Basta, palakihin nyo na lang ganyan. Ayusin ko lang yung text natin. Bababa ko to. Ayun, shadows lang siksikan. Okay na yan, control T. Lakayan natin ulit. Double click. Okay, so palitan na lang natin yung kulay niya na akma dito. Kasi parang hindi akma yung kulay dilaw. So, hindi ako ganun kagaling magawa-gawa ng ano. Timpla-timpla. Pero at least, diba? So, okay ko na to, okay. Then, ito naman, kasunod na gagawin natin, ay double click nyo lang ulit ng text, then, double click nyo, kahit nang ayaw. Dito nyo banda na i-double click. Pag ayaw sa double click, guys, pindutin nyo yung right click and blending mode. Then, stroke. So, kanina, no, nakopyan niya lang yung stroke na mayroon tayo kanina dito sa kabila. So, pareha lang siya. Kung gusto niyo yung naging timpla na lumabas sa inyo, okay lang, walang problema. Kaya sa akin, babaguhin ko. Gawin natin iba. Natin black. Wait lang, tingnan natin kung ano maganda. Okay na to, okay na to. Violet. Same lang din. Lakihan ko lang ng konti.
Ayan, 13. Okay na natin. Okay, so meron na tayong ganyan. Para sa mga additional na ano pa, guys. Pwede tayong maglagay ng mga icon. Katulad nyan, ginamit natin Adobe Photoshop. Siyempre, sa search ka dito. Adobe Photoshop. Logo. So, copy lang ulit tayo. So, pwede nyo i-save. So, lalagay ko na lang dito ito. Spacing lang natin yung spacing. Control T. So, dahil meron na tayong logo dito ay buray na din yung nasa gilid niya. Sa eraser tool, piliin nyo yung magic eraser tool. Nandito nyo yung puti. Ayan. Yan, gamit yung eraser magic eraser tool. Then may nakikita kayo mga puti-puti, lipat kayo sa eraser tool lang. Yan, yung mga puti-puti na yan, buray na lang manually. Wait na, lapas tayo. Right click natin, hardness din natin yung mas madiin. O, di naman mahahalata yan mamaya dahil maglalagay tayo ng outline ulit ng konti dyan. Okay, zoom out natin. Para mag-zoom in, zoom out, pindutin nyo lang yung Alt sa keyboard, then zoom in, zoom out, may scroll through, scrolling. Then sa layer, nalilagay nyo yung logo na to ng Photoshop, double click nyo lang ulit. And pindutin nyo yung stroke. Okay, nakita nyo naman. O, medyo ibayin natin yung kulay dito sa... Okay yan. Okay natin, okay. Okay na sa akin yung ganyan. Then, adjust ko lang tong text ulit. Control... So, save ko na siya ngayon. Pwede nyo na pindutin yung Control, Alt, Shift, and S. And save. Save ko siya as JPEG. So, nakita nyo yung picture na ginawa natin, guys. So, ito yung picture na in-edit natin. Ito yung thumbnail natin. Saktong-sakto yung pag nilagay natin sa ating mga YouTube videos. So, hanggang dito na lamang. Ganun lang kadali mag-edit, maggawa ng ating mga YouTube video thumbnail. So, hanggang dito na lamang. Kung di ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. See ya!